Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Lumabas mula sa pagkakatago si Giselle. Lalapitan na sana niya ang mga ito. Umandar naman papalayo ang sasakyan na sinasakyan ng dalawa. Si Luis ang nagdadrive ng sasakyan. Mga demonyo sila. Ikaw na haliparot kamkabit ka. Ipapakita ko sa'yo na mali ka ng tinalo. Ate ko pa talaga ha. Nangangalaiting bulong ni Giselle sa hangin. Hindi pa nagpaalam si Giselle sa kasama niya. Mabilis niyang ibinigay sa management ang naiwanan ni Luis at saka siya pumunta sa kanyang kapatid. Oh, bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Pasok ka. Uwi ka naman ni Maxine sa kapatid niya. Pumasok naman si Giselle sa bahay. Tinignan niya ang kabuuan ng bahay ng mga ito. Napaka-organized talaga. Kumain ka na ba? Itlog lang ang inulam ko. Gusto mo bang kumain? Ibibili kita ng putahe dyan sa labas. Kumusta ka na dito ate? Tanong naman ni Giselle matapos niyang harapin si Maxine. Napakunot naman ang noo ni Maxine dahil sa bigla ang pagtatanong ni Giselle. Okay naman. May problema ba? Sure ka ba ate? Baka naman pinagtatakpan mo lang yung asawa mo ha? Mas lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo naman ni Maxine. Bakit ko naman siya pagtatakpan? Para saan? Ano ba yung sinasabi mo Giselle? Wala ka namang problema dito ate, yung totoo. Muling pag-uusisa ni Giselle sa ate niya. Wala nga Giselle, mukha ba akong problemado? Kayo talaga, masyado kayong nerbyoso. Pinapunta ka ni mama dito no? Pagkatanong ni Maxine ang tungkol doon ay biglang bumukas naman ang pinto ng apartment nila. Pumasok si Luis. Hinubad niya ang sapatos at nagsuot ng tsinelas na panloob lang ng bahay. Napalingon sila magkapatid sa kadarating lamang na si Luis. Gusto nang sugurin ni Giselle ang kuya Luis niya, pero mukha namang walang kaalam-alam si Maxine. Paano na? Ano nang gagawin ni Giselle? Oh, ang aga mo ata daddy. Pinanood ni Giselle ang ginagawang paglapit ni Maxine sa asawa. Kinuha ni Maxine ang hinubad na coat ni Luis, saka sila pumasok sa mismong living room. Half day lang kami ngayon. Sagot naman ni Luis. Nang mapansin niya si Giselle sa sala, matik na napahinto naman si Luis sa paglalakad. Giselle, nandyan ka pala. Nagtaas naman ang kilay si Giselle. Bakit? Hindi ba obvious? Mariingwi ka naman niya sa mahinang tono. Oo, nauna lang siya ng kaunti sa'yo. Uwi ka naman ni Maxine. Nagkita nga pala kami ni Kuya sa isang restaurant. Kasama niya yung high school friend niya. Nasaan na pala yun? Bigla na lang kasi siya nag-walk out nang dumating ako. Gigisahin niya talaga si Luis sa harap mismo ng ate niya. Hindi ko alam eh, naghiwalay na kami sa labas ng restaurant. Yan ang naging sagot naman ni Luis kay Giselle. Ah, naghiwalay na kayo? Sana hinatid mo lang siya sa kanila. Babae pa naman siya. Mukhang bata pa tapos maganda. Baka kung mapano yun sa daan. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Giselle ang ginawa nitong paglunok. Hindi pa panahon para mabunyag niyang kababuyan mong demonyo ka. Hintay ka lang kuya. Hindi mo deserve si ate. Ipapahiya kita kasama yung kabit mo sa buong Pilipinas. Mga baboy. Gigil na gigil na sinarili ni Giselle ang mga salitang iyon na kanina pa ay gustong isigaw sa mukha ni Luis. Oo nga daddy. Sana hinatid muna siya. Wala nang pinipilang oras sa mga kriminal ngayon. Kahit tirik na tirik ang araw, may gumagawa talaga ng masama. Maxine's ignorance of the situation is a silent torture for Luis. Pakiramdam tuloy niya ay, well, so much better kung alam ni Maxine ang tungkol kay Kaylin para maging magkagalit silang dalawa. She will be freaking mad at him at may rason na siya para iwan si Maxine. She's okay. Hayaan mo na.
Wika naman ni Luis. Nilapitan niya si Laura. Sa kaniya ito binuhat. Nilipat din ni Luis ang setup ng TV. From internet, ibinalik niya ito sa cable at saka nilagay sa balita ang channel. Babalik na ako sa trabaho ko, ate. Baling naman ni Giselle kay Maxine. Hatid na kita hanggang sa baba. Nagpaalam naman si Maxine sa asawa and Luis is okay with it. Pagkababa nilang magkapatid, hinawakan ni Giselle ang kamay ng ate niya. Ate, pag may problema ka, text mo ako ha. Tawagan kaya, huwag ka maglilihim sa akin ate ha, kakampi mo ako. Seryosong seryoso ang tono naman ni Giselle. Bahagyang tumawa naman si Maxine para pag-aanin ang usapan nila magkapatid. Oo naman Giselle, pangako. Sige na, baka malate ka pa. Ikumusta mo na lang ako kina mama at papa ha, saka kay Marco. Sa susunod baka makapag-overnight kami sa bahay. Sige ate, mag-iingat ka palagi ha. Yumakap si Giselle sa ate Maxinia. After their hug, lumakad na paalis si Giselle. Nakapanood na lang si Giselle ng ganitong drama. Alam niya na hindi pa panahon para lumabas ang baho ni Luis. On her sister's behalf, si Giselle na ang mag-spy kay Luis at sa kabit nito. At kapag may enough na siyang ebidensya, may sapat na siyang pangahawakan para masira si Luis at si Kylie. Sa kanya ibubunyag ang lahat. Humarap ulit si Giselle na nasa malayo na siya pero nilingon pa rin niya ang ate niya. Ngumiti naman si Maxine sa kanya at biglang nagbabay sa mga kamay nito. Nang makaalis na ng tuluyan ang kapatid, pumanhik na si Maxine pabalik sa bahay nila. Ano na pag-usapan niyo ni Giselle? Tanong naman ni Luis na makapasok si Maxine. Inilak naman ni Maxine ang pintuan. Lumakad din siya papunta sa sala. Wala naman. Pinapunta lang siya dito ni Mama. Nangangamusta. Dumaan lang. Suot niya yung sleeve na niregalo ko sa iyo noong 3rd wedding anniversary natin. Irritable ang tono na pananalita ni Luis. Nilalaro nito si Laura. Napansin mo pa yon? Napangiti naman si Maxine. Oo dad, ibinigay ko na kay Giselle. Hindi na siya kasya sa akin. E saka hindi na masusuot kaya binigay ko na lang para magamit niya. Kapag niregalo sa'yo, dapat hindi mo ipinamimigay sa iba. That hold memories and value, Maxine. Kunot ang noong isinigaw naman ni Luis ang huling mga salita nito. Bakit ba bigla na lang umiinit ang ulo mo, Daddy? Hindi naman ibang tao si Giselle. Kapatid ko naman yung pinagbigyan ko. Masama ba yun? Matagal nang napapansin ni Maxine yung pagiging laging masama ang mood ni Luis. Tapos yung nadadalas nilang pag-aaway over petty things. Kasi pera ko yung ipinambili ko sa damit na yon na dapat para sa'yo. Dahil sa sigawan nila, nag-umpisa nang pumalakat naman si Laura. Iyak siya ng iyak dahil ramdam niya yung pagiging magulo ng environment niya. Ngayon alam mo na yung pakiramdam na inaasahan mong minakatago. Yung pala wala. Yan yung nararamdaman ko, Luis. Nung malaman kong zero balance na pala yung emergency card natin. Ay, uwan ko sa'yo. Tumayo naman si Luis at kinuha niya ang susi ng sasakyan niya. Bahala ka na sa buhay mo. Padabog na lumabas si Luis at iniwan ang mag-ina niya sa sala. Umuwi na naman lasing na lasing si Luis sa 10 oras na rin ng gabi. Nagmumura itong umuwi at bubulong-bulong. Sa sala natulog si Maxine. Marahan din niyang inilipat mag-isa ang crib ni Laura. Dahil nga sa maingay si Luis, ilang gabi na niyang nararanasan ito. Ilang gabi na siyang hindi makatulog dahil sa mga nangyayari sa pamilya nila. Hindi pinapansin ni Luis ang asawa, pero sa Maxine, patuloy niya lang na ginagawang asikasuhin ang mag-ama niya. Bad mood pa rin si Luis. Until Friday came. Pagkatapos ng kanyang work hours ni Luis, pumunta siya sa pad ni Kailin. Ito na ang araw ng set ng dinner para ipakilala siya sa mga magulang ni Kailin. Kinakabahan si Luis pero excited siya. He have two faces. Kapag nasa bahay siya, he is so dull, he is so empty. Pero pagkasama niya si Kailin, he is smiling, he is happy. Luis is very comfortable. Binuksan ni Kailin ang kanyang pintuan. Nakasuot ito ng sexy red dress.
Magandang maganda ito at namumula ang pisngi nito. Nang humiwalay siya sa halik, napabulong siya. Handa ka na ba? Napakalaki ng ngiti ni Kaylin. Pinulupot naman ni Luis ang kamay sa baywang ng girlfriend nito. Yes, pero kinakabahan. Hinila naman ito ni Kaylin papasok si Luis at saka isinarado nito ang pintuan. About you, a new pair of suit. Take a quick shower, then get dressed. Tapos aalis na tayo. Okay, muling inangkin naman ni Luis ang labi ni Kaylin. He went to shower. Kahit sa banyo ni Kaylin ay may sariling gamit si Luis. Mga imported na men's hygiene. Luis changed his suit at isinuot na niya ang bagong bili ni Kaylin. It smelled damn good. Amoy palang halatang mamahali na. Can you? Hinarap niya ito. Nasa harap niya si Kaylin. Holding the box of Gucci and Infinite necklace na niregalo ni Luis. Napangiti naman siya. Sa kaniya inilagay sa leg nito ang necklace. Marahan naman niyang hinalikan ang leg nito. Although it's not fancy or limited edition, I'm still gonna wear it. Dahil sa ito galing. Medyo ikinasama ng loob ni Luis ang komento namang iyon ni Kaylin about the necklace na niregalo niya. Pero nagkibit-balikat na lamang siya. Gamit din ni Kaylin ang Gucci bag na bigay din ni Luis kasama ng necklace nito. You look handsome, hon. Wika naman ito habang inaayos ang collar niya. You too. You look beautiful as always. Shall we? Sa isang Chinese restaurant nagpunta sina Luis at Kaylin. Sasakyan ni Luis ang ginamit nila papunta sa dining place. Wala pa doon ang mga magulang ni Kaylin. Sumbrang ganda doon. Malalaki ang mga chandelier na nakasabit sa ceiling. May mga musikurong tumutugtog sa classic music gamit ang piano, violin at cello. Pagpasok pa lang ay ramdam na talaga ni Luis ang pagiging exclusive ng restaurant. Tahimik ang mga clients. Nakita din niya kung gaano kagagara ang mga sasakyan na nakapark sa labas. Table for four ang nakareserve para sa kanila. 5 minutes pa lang na nakalilipas, simula nang makaupo sila na makita naman ni Kaylin ang mga magulang na papalapit. Binati naman ni Kaylin ang kanyang mga magulang sa traditional Chinese language. Iyon ang naging kasagutan ng ama ni Kaylin na si Mr. Choi. Good evening, sir, ma'am. Pagbati naman ni Luis. Good evening din sa iyo, iho. Maligayang sagot naman ni Nilda, ang ina naman ni Kaylin. You must be my boyfriend. That's what dad say. Translated naman ni Kaylin sa sinabi ng ama. Dad, please, no Mandarin, just English. My boyfriend cannot understand. Wika naman ni Kaylin sa ama nito. Dad, ma'am, so please to introduce my boyfriend. He is Luis. Luis, she is my mom and he is my dad. An English name is Gary. Pagpapakilala naman ni Kaylin sa mga magulang nito. Malapad nang umiti naman si Nelda. I'm so happy to finally meet you, iho. My daughter's Kaylin. She have so much story about you. Lagi kanyang naikukwento sa akin. Warm naman ang naging pagtanggap ni Nelda dito. So you are Luis? Yes, Dad. Siya si Luis. Pagkukumpirma naman ni Kaylin. Okay. How old are you, Luis? Sasagot na sana si Luis ang kaso ay biglang nag-vibrate naman ang phone niya. Tinignan niya ang kanyang cellphone. I'm sorry. Kinumpas-kumpas pa ni Gary ang kamay niya. Go on, iho. It must be important. Sagutin mo na. Segunda naman ni Nilda. My wife. She said it's true. Muling pagkomento naman ni Gary. Tinignan naman ni Luis kung sino ang tumatawag. Nang makita niyang si Maxine ang tumatawag, mabilis niyang pinatay ang kanyang cellphone. Nakita ni Kaylin ang pagtawag ni Maxine, kaya automatic siyang bumusangot. Nang makita niyang my wife na contact name ni Maxine. Nakita naman ni Luis ang pag-iiba ng mood ng kanyang girlfriend. Kaya ginagap niya ang kamay nito na nasa ilalim ng mesa. Bakit mo pinatay ang cellphone mo? Pag-uusisa naman ni Gary kay Luis. Ngumiti naman siya rito. It's not important, sir.
alas 8 ng gabi na mapansin ni Maxine ang pagiging mainit naman ni Laura. Ang totoo, kanina pa niya binabantayan ang temperatura ng anak at tanghali pa lang ramdam na niya yung pagiging masama ng pakiramdam ni Laura. Kinuha naman ni Maxine ang body temperature ni Laura at nagpanik agad siya nang makitang 39 ang init ng bata. Iba talaga yung kaba niya, lalo pat walang gamot sa kanila. Wala siyang nabili dahil nga sa kulang na sustento ni Luis. Yakap niya si Laura sa bisig niya. Halatang nahihirapan si Laura, pero lalo lang kinatatakot ni Maxine ang pagiging tahimik niya. After 1.5 hours, nag-uumpisang sumuka na si Laura. Umiiyak na si Maxine dahil sa pagkakataranta niya. Hindi niya matawagan ang kanyang asawa, pero isang beses niya lang nagring ang cellphone ni Luis at hindi na niya ito makontak. Umiyak siya ng umiyak habang nagagayak ng damit ng anak, mga pangdede niya at ibang mahalagang gamit. Binalot niya ang bata sa makapal na tela at tinawagan niya si Giselle. Wala na siyang ibang pwedeng lapitan. Dinala ni Maxine si Laura sa hospital ng gabi ding iyon, pero hindi agad na admit si Laura dahil nga walang kapera-perang dala si Maxine. Nang dumating naman si Giselle sa hospital, doon lang gumaan ng kaunti ang kalooban ni Maxine.